guys! Welcome back to our channel ngayon! Lalabas tayo! Dito pa rin tayo sa bike. But anyways, ang video natin for today is... My van tour! So, itutur ko kayo sa aking van, kung ano nasa loob ng van ko, kung paano ko siya nagawa, kung ano itsura niya, kung kamusta kami, kung gano'ng katagal na kami, and all of that, kung ano mga dinadala ko sa van ko. Ang second house ko ay ang aking van. So, yes. Let's go. Hi, it's Van, and welcome to my van. Van na pala ako, shit. But you can call me Van for short. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nasa laman na aking van, yung mga secret places, yung mga dinadala ko, so lahat nandito. So itong van na ito, pinagawa ko siya dati, pinakustomize ko siya, siguro 4 years or 3 years ago, dati para sa taping. Tapos, nagkaroon ng pandemic. This was meant to be my second home. Kasi dito dapat ako titira. So short kwento, kapag nasa taping kasi kami dati, kaya ako siya pinagawa dati is investment siya para makatulog ako. Kasi ang taping namin, usually dati, umaabot siya ng 24 hours. O kaya pagkatapos nandun ako isang araw, tapos na diretso sa second location. Kasi minsan nagkakasabay-sabay yung mga tapings ko nun. So ako naman, si Ashumera, na hanggang ngayon akala ko may taping, pinagawa ko siya. So... Ngayon, syempre, hindi na tayo nakakapag-taping kasi may pandemic. Takot ako makipaglaplapan sa iba. And, siguro soon, di ba? Pero ano kasi, ngayon, meron silang cut-off. Kasi dati wala. So, akala ko, titira ako sa van. So, pinagawa ko siya. Tapos ngayon, wala na. For my eyes only na lang siya. Kasi unang-una, hindi na ako lumalabas. Hindi na ako ano. So, itutur ko na lang kayo dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magtrabaho. Ito ang ginagamit ko lagi kapag nagwo-work ako, kahit sa mga shoots lang, mga sandali na endorsement shoots. Ito na lang ginagamit ko kasi sayang yun. At least. Pero hindi na ako natutulong. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya pag naging kama siya. Kasi talagang para kang nasa kwarto. Kasi nailalatag ko yung bumpa ako na normal, natulong. Kasi yung iba, di ba, yung muyupi. Ako normal, as in, para ako nasa kama. So, unsay ako dito. Pero hindi ko na nga siya masyado nagagamit. Kaya more on, nagiging ano ko na lang siya. Sofa, or kapag kakain ako, dito ako. Kung wari nasa shoot ako, mas gusto ko kumakain ako dito. Yan, dito yung lugar ko. Okay, so first, ang papakita sa inyo ang isa sa mga sikreto ko ng van ko. Proud ako dito kasi para ano, para ako tindahan. So aside from this, nagiging kama to ha. So mamaya ilalatag ko siya, ipapakita ko sa inyo. But wait, there's more kasi marami ang pasabot sa akin van. Marami ang mga pasikot-sikot kasi yun nga yung gusto ko. Yung marami akong mailalagay na hindi nakikita ng tao kasi, ayan, nagiging tindahan ako minsan. Welcome to my sari-sari store. So madami akong ano dito, mga pagkain kasi lagi akong gutom. So meron ako dito yung mga, ayan, ito kasi yung paborito ko. Tapos, ayan, chichiria, piso isa. Ayan, bili na lang kayo. Pamain na lang. At saka ito, mga pangbarangay na pagkain. Kasi mahilig ako sa pagkain. Mga chocolate, marami. Ang daming laman niyan. So, yan, dyan lang siya. So, dyan yung secret ng mga pagkain. Kapag lagi kasi ang gutom pag nasa biyahe. So, dyan. Dyan ako makain. So, alam niyo na, kapag pumunta kayo sa van, tingnan niyo lagi yan. Kasi iba-iba yung laman niya everyday. So, aside from that, ito naman, gusto ko ipakita din yung carpet. Kasi, ito pinagawa ko din kay Atoy. Para siyang tiles. Oh, tiles. Ganyan yung itsura niya. Pero kasi, lagi akong nadudulas. Tanga-tanga kasi, para sa pagmama, lagi nadudulas. So, pinalagyan ko siya na carpet para matayo. Anyways, move on na tayo dito. So, kailangan ko lagi ng parang lagayan, yung maitatago. Kung minsan kasi matapakan nila at matapon yung ihi ko, di ba yung mga bisita, kuwari. Pagsakay nila, tapos nasipa nila, o di yung ihi ko, kumalat. So, ayan, meron tayo, harinola. Sobrang importante to, lalo na ngayon, no? Sobrang nagagamit ko siya. Kasi ayoko nagsisiyar sa labas. Di ba, huwag mo na ikahiya yung harinola mo. Hindi ka ba magkakasakit sa, ano yun, pantog. So, ayan, pamain na lang.
Okay, tapos yan. So, nilalagay ko dito yung renola. Tapos, pag may laman siya, tutapon ko na lang pag uwi. So, dito ko siya nilalagay. At least dyan, secure siya dyan. Hindi siya matatapon. Tsaka, hindi siya masisipa. So, wala na naman sa akin. Makikita naman nila, umihi naman talaga ako dito. Diba? Dati, mahilig ako umihi sa mga station. Yun, tumatambay ako dun. Kasi, lagi akong umihi sa biyahe. Pero, ever since nga nung pandemic, para lang safe. So, ito naman, meron siyang ganyan. So, ginaganyan siya. Wow! At yung mga nandito is, meron ako mga Tupperware. Ayan, so dito, kasi dito ako makain. So, meron ako mga utensils, kutsara, tinidor, chopsticks, kung ano yung mga kailangan, kutsilyo. Pero hindi ako naglagay ng matalas para safety. Alam mo naman, bread knife lang. Kasi, di ba, usually dito ako makain. So, dapat lagi ako may dalang sarili kong utensils. Meron din akong wipes. Tapos, ito naman, ang nandito, mga mask. Marami lang, just in case of emergency. Diba dati wala tayo nito, bigla lagi na lang importante ang mask. Meron din ang mga Lysol. Ayun. Tapos guys, ang kagandahan, alam mo yung kaya ko pinagawa itong Starlight, kasi nung nasa airplane ako, nakita ko siya, parang may ganyan sila. Ang ganda, pamadilim. Alam ko, yung Rolls Royce lang ang meron, pero diba, may mga bibili na Rolls Royce, kaya ilagay ko na siya sa van ko. Yes. Kasi ako dyan, sinasabi nila parang peking Rolls Royce. Hindi ah, at least parang nakikita ko yung stars. Mahilig kasi ako sa ganyan, yung mga ilaw-ilaw, mga stargazing. Tsaka yung kagandahan dito sa Starlight is voice control siya. So if you want, ngayon white siya. So all you have to do is say, Starlight yellow. So yellow siya. Kuwari gusto mo ibang color, Starlight green. So nagigreen siya, di ba? Ano siya, nakikinig siya? Hindi katulad ng mga marurupok, hindi nakikinig. Starlight purple. Sabi. Starlight party in the club. Nakita niyo yun? Party siya. Maganda siya kapag madilim, mas ma-appreciate mo. Kasi ngayon maliwanag, nakabukas yung mga lights. Hindi niyo siya ma-appreciate. Pero pag madilim, ang ganda niya. Sobra yun. Pero charot lang, hindi siya voice control. Di remote siya. Uy, nabudol ko kayo doon. Di ba pwede na? Pwede na ako mabudol. So, usually kapag mabiyahe, nagdadala ako ng bag. Or meron na to, lagi sa van ko. Tiyara! Lagi ako nagdadala ng extra damit. Kasi gusto ko, pag naggali ako sa labas, nagpapalit ulit ako. At least magpapalit ulit ako. Para pag pinagpawisan, lagi akong ready. So, yan. Mga princess. T-shirt lang. Hindi naman, wala akong dalang bra. Kasi, hindi naman ako nagpabra masyadong. Meron din akong pouch. Yung kayo nakipakita. Mga panty. Pamain na lang. Charot. Hindi na kasama yan. Ito, maganda tong wipes. Kasi pag pawis ka, tapos inunas mo siya, para siya nag-yelo. Galing siya sa Japan. Para pag gusto mo mag-freshen up lang. So, laging nandyan siya. Ito, meron din akong parang ganito. Kasi minsan, hindi ako makapag-dura. O, i-dura ako sa Arinola. Pwede din. Pero meron din akong toothbrush sa aking toilet. So, nandito lahat yan. Dito sa aking toiletry. Shampoo, conditioner, kung ano-ano, toothbrush. Pero usually kasi minsan, di ba, nagmamadali kami, hahalikan ka, alam yun na, biglang nagmumul kayo. Pero papaswab muna, bawukis. So, meron pa rin akong dala nito. Just in case. Pero ngayon, lagi tayong nakamask, kaya... Hindi na natin kailangan mo. Meron din akong pang-massage. Sola-sola. Pero minsan kasi makakabiyahe, di ba? Di ba, masad ko na lang sarili ko. Kasi hindi na ako nakakapang-massage kasi... Takot ako magpapunta naman sa hista. Kaya, ayan, sarili ko na lang. Meron din akong tubig. So, lagi ako may dala. So, ito naman. Ito yung galing sa pinto. So, ito kasi, naiikot natin siya. So, kuwari gusto mo manood ng TV, pwede mo din siya iikot. Itong van na to, wala ka masyado makikita sa labas kasi lahat siya parang naka-blind. So, ayan, naiikot siya kaya maganda. So, pwede mo siya iharap kung saan gusto. Gusto mo iharap mo sa pinto. Pero ito usually ang pwesto ko, tapos... So dito yung ako usually umuupo, ito yung pwesto ko. Sabi nila, mas safe kapag nasa likod ka ng driver's seat. Ito mga chairs, naiikot siya, tapos pwede mo yung ganyan, ihiga, or kung paano mo siya igusto, kung gusto mo nakaharap ka doon, o nakaharap ka sa pinto. Tapos meron din siyang TV, and then nandito yung speaker niya. Pinalagyan ko din siya ng speaker kasi gusto ko galing dyan yung tunog. Alam mo yung feel na feel mo, yung parang pag nasa sine ka. So, pwede ako din ako manood ng movie dito. Ginagamit ko yung phone ko, tapos kinoconnect ko siya dyan. Ang ginawa ko kasi dito sa car na to is, ang mga favorite colors ko, yung beige, saka yung brown. So, yun ang naging motive ko dito. Mahilig kasi ako sa mga neutral colors, yung mga nude,
Alam niyo na. Yun. So, very, ano, I'm so happy dito sa van ko. Dito ako natutulog, dito ako kumakain, dito ako tumitira kapag lumalabas, kapag may mga shoot. Tapos, hindi ko ata ito napakita, pero meron kasi mga packets, no? Yan, importante yung may Bible, and to pray to God, always to keep us safe pag mabiyahe. So, yan, meron ako yan. Ang saya ako dito, kasi parang dito din ako... Ba't masaya? What are you doing? Wait lang. Ba't masaya ka dito? Ang init, sige, pasok pa siya. Sabi mo masaya dito. Sabi mo masaya, wala pa akong nararamdaman. Init lang. Well, I'm hot kasi. Magtutura ko ng van ko. Eh, anong extra? Hindi na ako makapag-video. Ang kulit-kulit na nito. Parang, don't pansin me. Kunwari wala ako dito. Hindi yan ang pwesto niya. Alam niyo kung saan ang pwesto niya. Lagi siyang mihiga dun sa kama ko. Ano kasi mo, ano? Ikaw nga yata, sasabihin mo nahilo ako sa biyahe. Arte. Hindi ako ganyan. Hindi ako ganyan, ha? Ganyan nga kaya. Nahilo ako, Mariam. Pero punta lang kami sa QC kasi minsan binibisita namin yung ate namin, si Amira. And sobrang happy ako dito sa van kong to. How old is it? Birthday ba niya? Ano yung birthday niya? Baba. Ano birthday niya? Matagal na tong van na to. I think nabili ko siya 4 years ago. Tapos, birthday niya, hindi ko alam kayo lang. Grabe ka, parang hindi mo anak to. Hindi ko to anak, no. Friends lang kami. Tapos, pinakustomize ko siya. Tapos, nakakatuwa kasi talagang nagstay pa rin siya. Loyal. Tagal na, 4 years loyal? Hindi, siguro yung pag-customize ko, siguro 3.5 years. Matagal na to. Bago ako nag-vlog, meron na siya. Nung pa-start pa lang ako sa mga taping, ito yung in-invest ko. Tapos, parang stocks exchange, nalugi. Hindi na ako kasi nagka-taping. Pero, nagagamit ko pa rin pag pumabiyahe kami sa Baguio or mga out of town. Kaya, I'm so happy with my van. Ang maganda is, hindi siya bumabili ng bagong sasakyan. Except for mom. Ba't kasi, hindi ko alam pa to. Hindi ako naghahanap ng bago. Yun nga yung sinasabi ni Muna. Marami naman ako naghahanap ng bagong boyfriend. Sabi ni Moana, di ba kasi parang ang dami mo pwedeng gawin sa 11.5 million kesa sa... Girl, marami tayong mapupuntahan sa 11.5. Pwede tayo... Marami din naman tayong napupuntahan dun sa van. Marami naman ako napupuntahan dito sa van. So, hindi ko nakikita yung point kung ba't kailangan ko bumili pa ng bagong kotse. You just have to be sometimes happy with what you have. And this is something that I love so much. Kung kailan ka naging super successful, you're still using the same car. Ganun naman kasi din si Dad. 'Di ba? Parang ganun kaming pinalaki na parang hindi porket nagka-pera ka or naging okay ka, bumili ka agad ng next na mas maganda. I think ano, enjoyin mo lang kung ano meron ka, mag-ipon ka, tumulong ka, and yun yung mga priorities ko. So, I'm so happy with my van and can you please eviction? Latag mo, di mo nalatag mo bed? Bro, it's my tour. I want to sleep. Ang feeling mo, hindi ka naman sumasakay dito. Ang init! Napayan mo ako. So, pamain na lang po. Kasama na yan. Ayoko na yan. Kulit. Ay, lalabas ba ako? Lalo. Latag mo kaya yung kama, bro. Ang saya-saya ako dito sa van na to. Ang dami ko napuntahan. Tapos, ang dami, ang layo na ng kilometer nito. Pero, it's my baby. Baby ko pala siya. Okay guys, so ngayon ilalatag ko yung kama, ipapakita ko sa inyo. Bakit ako naglalatag? Sumali ka kasi! Timing ka nga eh! So ngayon ilalatag ni brother yung kama and isa-set up ko at ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya kapag natutulog ako or inaagawan ako ng pwesto ng mga kapatid ko. Pero yung nanay ko, wala na bang iaalog to? Wala na. Okay na. Wala mo, ang dami nagawa. Nilatag lang niya. Pero usually, yung mama ko ayaw niya talaga humihiga dyan. So, ito lagi ang pwesto na nasa tabi ko. Or, nasa harap siya kasi gusto niya laging ano siya. Makikita niya yung daan. Kasi dito wala ka na makikita. Unless itataas mo yung mga blinds. Pero, gusto ko laging parang nasa sinihan. So, hindi ko maramdaman yung traffic or yung ano. Okay, so, ito naman guys ang itsura niya kapag nilalatag ko siya. Which is most of the times din naman na kaganito siya kasi... Yung mga kapatid ko laging gusto natutulog, mga batugan, especially yung palapit na. Uy, grabe, mahal to. H for Hashim. Meron din akong teddy bear kasi wala akong kayakap. Dapat may teddy bear ka din, wala ko din kayakap. Kukunin ko yan, pang mapag-tailor ka. So, lagi ako may ganito kasi gusto ko lagi may kayakap.
And then, meron ako mga pillows. So, ito yung sinasabi ko. Sobrang ganda niya kasi para talaga siyang kama. Kapag umihiga ka ba dito, straight yung paa mo? I think so. Oh, ang liit mo. No, hindi apat, hindi kasha. What's funny? Kasi, ang liit ko. Ayan o, ganyan. Ganyan yung, as in, talagang kama talaga siya. Parang ganyan. Pero kapag, syempre, mas matangkad ka. Like me? Sabi mo, kasyo-kasyo ka, hindi. 5 foot. Mukha ko. 5'6 siya. 5'7. Pwede kayo mangutang. 5'7. 5'6 Bumbay. Mangutang kayo dito, guys. Ako, height ko, 5'3. Guys, yun ang gusto ko. Carter from brother. What? Sobrang... Maraming editor dyan. Flip ng kotse. Hindi ka ngayon ito, oh. Ito, dito may... Umupakay mo na rinola ko. Si brother. Bote lang ako. Sana all. Hindi, I can hold it. Wow, sana all. Bumbay ka talaga. Pati yung iyi. Ano utang? I understand. Huwag mo naiintindihan. So yes, this is usually, lagi niya inaagaw yan kapag... So tall, wait lang. Pasetapan mo yung kotse mo para maturo mo naman kami. Bakit? Pati na kasi magsalita. Bro, nagpa-no-sleep ako. Belo? Baka matanggal ako sa belo, kaya nanggang... Okay guys, so kung nag-enjoy kayo, please subscribe to our channel and we'll see you guys in our next video. Also, mag-request kayo mag-vlog siya ng cartoon niya. Cartoon? Sige na! Ano yung ito sa kotse? Kotse lang yan! Guys, i-request niya. Pumunta kayo sa channel niya. Meron din siyang channel. Subscribe kayo sa channel niya and i-request niya please cartoon. Please. Hindi mo kailangan yan. Wala daw siya itutur sa kotse. Nagulo ka lang, no? Talaga. That's what brothers are for. Nanggugulo lang kami. So guys, we'll see you guys on our next video. Thanks for watching. Please subscribe to our channel and we'll see you guys in our next video.